A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good all the time. 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 God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting, Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Roman. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. Kung kayo ay first time to join us sa ating OPM, pakitype dyan, new blessing. Panginoon, masaya kami na makasama kayo tonight. At syempre, para sa ating digital evangelism, gamitin natin ang Facebook as a platform to share the Word of God. Kaya sabay-sabay natin gawing ibahagi ang salita ng Panginoon. Thank you, Lord. By clicking share. Ayan, thank you, Lord. Share, right post, at i-post na natin yan. Thank you, Lord. Pakitype share. Masaya kami makasama mga kapatid natin sa ating physical gathering nung Sunday. Talaga namang nagliliwanag at purihin ang mga kapatid. Nag-celebrate, puri ng Panginoon sa inyong buhay. Nag-celebrate tayo last Sunday, the recent Sunday, recent Lord. Good evening sa inyo, Sister Mira, Sister Lola, Mami Rosana. Good evening sa inyo, Abby, Aubrey, Adeline, and Abby Cheng. Good evening. Nono, good evening, Sister Nery Monson, Sister Grace Omori, Sister Mira, Brother Richmond Cuenca, good evening, Sister Mary. Thank you, Lord. Paki-comment yung mga first time natin para mabati natin sila. Good evening sa inyo, Sister Faustina de la Cruz, Mami Beng. Thank you, Lord, sa inyong family, Genesis, and Sister Novi. Sister Michelle, happy, happy birthday pala sa kids church natin, ha? Salamat sa Panginoon. Kay Kuya Beans, happy birthday sa inyo. Hello sa inyo, Sister Maribel Casimiro, Brother Randy, si Sherry Resurrection, Tita Nida, Tito Renny, Karen Asistal, good evening. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at tayo ay humingi ng gabay sa panalangin. Praise the Lord. Thank you, Lord. Heavenly Father, we bless you and we thank you. Tonight, we give you glory, honor, and praise for this wonderful week that you have given us, O Lord. Thank you for being with us, for the success of our event, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, tonight, we will continue to hear from you and meditate on your last words. Dahil, Lord, ang salita mo ay talagang makapangyarihan. Ito'y buhay at mabisa. And Lord, I pray that you will open our hearts. We rebuke every works of the enemy. We destroy every distraction, every work of the devil to deceive us. Lord God, help us to hold on to your truth. Maraming salamat, Panginoon, tonight. We just want to thank you for all the things that you've done in our lives, Lord. Thank you for protecting us, for blessing us, for giving us health, Lord. And thank you for the ministry. Even thank you, Lord, for the social media. Thank you for our brothers and sisters who join us tonight and sa mga digital evangelists or those who share the good news, Lord. Salamat po sa buhay nila. Continue to shower us with your favor and mercy and goodness. Continue to provide to all of our needs, Father, protection for our families and our children. Thank you, Lord. Lord, we ask that you dwell in the praises of your people. We will sing these songs, Lord, that you have given us a new beginning. Because of what you've done, Lord, we are born again. We are alive again. We have new life. We have hope in the power of the resurrection. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayong gabi, Lord, you will heal your people. I pray for transformation sa aming mga buhay. I pray for understanding that we need to repent
sa aming mga kasalanan, Panginoon. Tonight, Lord, speak to us and through us. Bless us with wisdom, knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Ayan, salamat sa Diyos na buhay for joining us muli dito sa ating OPM online prayer meeting. Salamat sa Panginoon sa pag-join mo sa ating prayer. At kung kayo ay kakapasok pa lamang, maya-maya kakanta tayo. Awitin natin to bago simula. Thank you, Lord. Para sama-sama tayo magpuri sa Lord. Brother Ken Barrientos, Brother Amado Guhel, Sister Neri D. Johans, good evening sa inyo. Star Sister George, Sister Ersing Mika, good evening. Mami Adin, Father Yu, Sister Maricel, Kuya Yuma, salamat sa Panginoon. Salamat sa inyong family dyan, Mary Joy and Melody Paggio, Father Herman Rodulfo, Sis Mea, good evening. Masaya kaming nakasama kayo. Sister Josepha de Ocampo, ayan, salamat sa Panginoon po sa inyong buhay. Tayo at halina na at tayo'y magpuri. Brother Alan Limeta, good evening. Patuloy na tayo sa pag-share, pagtatag. Habang tayo nagpupuri sa Panginoon. Maawi tayo pagkat may bagong simula. Brother Oscar Corsiga, good evening sa iyo. See you soon. Salamat mo sa Diyos, ialay na. Awitin na ang hilig na nagbibigay ng sila. Ang mga pangyayari ng unang panahon, ilibing na sa libot, libutin na ngayon. Ihanda mo ang puso at iyong makikita. Ika'y mamamangha sa gagawin niya. Bagong simula, sa Diyos magtiwala. Tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama. Siya ang paglasa, may bagong simula. Ang pangako ng Panginoon, kapagin ang Diyos. Maniwala ka, mabuti't maganda ang panukala niya. Ang mga pangyayari ng unang panahon, ilibing na sa limot, libutin na ngayon. Ilinta mo ang puso, iyong makikita. Ika'y mamamangha sa gagawin niya. Bagong simula, sa Diyos magtiwala. Tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama. Siya ang pag-asa, may bagong simula. Bagong simula, sa Diyos magtiwala. Tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama. Siya ang pag-asa, may bagong simula. Bangon. Hindi pa huli,
daw yan. Ika'y magwawagi nung magsimula kang muli. Magsimula kang muli. Matiwala, tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama. Siyang pag-asa, may bagong simula. Bagong simula, sa Diyos magtiwala. Tanggapin mo na kanyang pagpapala. Di ka mag-isa, si Jesus ang kasama. Ayan, salamat sa Diyos. Pag-join mo dito sa ating praising song. Bagong simula po ang pamagat yan. Mapapakinggan niya sa ating YouTube channel. At marami pang awitin. Kaya mag-subscribe kayo doon at ma-bless. Gandun din yung ating mga replays at mga bagong songs. Kaya para maging updated kayo, mag-subscribe kayo doon. Salamat sa ating mga kapatid joining us as we sing those praising songs. Salamat sa Panginoon sa mga first time. Paki-comment dyan, you blessing. Binabati namin kayo at welcome dito sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays, 7 hanggang 8 tayo. Ayan. Thank you Lord kay Jamaica Jordan. Good evening. Binabati rin natin Celine Robillos, Daddy Steve Reynolds. Good evening. Kay Brother Dan, Michael Miranda, Sister Annie Rico sa inyong family. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat sa bagong simula. Ayan, Sister Raquel Ramirez. Good evening sa inyo. Salamat sa Panginoong buhay at tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Diyos. Comfy break muna, mga kapatid. Comfy break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Salamat sa ating mga Comfy Break winners. Ayan, Load and GCash. Pwede rin mga prizes. Kaya salamat sa Panginoon for joining us sa ating Comfy Break. Ini-invite din namin kayo mag-like and follow sa ating Facebook page, Jesus Comfy Cavite, para updated kayo araw-araw sa mga Word of God. Araw-araw tayo may mga post dyan. Tsaka syempre yung ating J Comfy Reels. Ayan. Thank you Lord. Ang question, ilang araw daw ba ginawa ang buong mundo? Makikita natin yun sa Genesis, di ba? The first book, the beginning of the Bible. Syempre, anim na araw. At ang ikapitong araw ay nagpahinga ang ating Panginoon. Alam nyo, pinapakita dito sa buhay natin, it is a pattern for us to follow. Ito'y para sa atin. Kailangan may araw ng pamamahinga. Kailangan may araw na meron tayo ang nagbibigay tayo ng araw patungkol sa Diyos. And yun yung Sabbath, honoring God with our Sabbath, with our rest, na hindi laging nagtatrabaho. Hindi laging puro overtime. Oo, kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin mag-business. Pero alam nyo, ang tao yung katawan natin. Diba? Inanghihina yan. Kailangan ng pahinga. At isa sa magbibigay na sa atin ang panibagong lakas ng Diyos. Kaya, importante po yung nagbibigay tayo ng araw na para sa Panginoon. At syempre, ipapahinga din natin yung ating mga katawan. Thank you, Lord! That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting.
salamat sa Panginoon sa ating mga kapatid, sa ating weekly winners. Ayan, thank you Lord. At syempre, para sa ating mga events, sa ating physical gathering, ina-announce natin ng mas maaga para meron na tayong date at hindi na yan matatabunan pa ng ibang mga lakad natin. We seek first God's kingdom and His righteousness and everything will be added into our life. Kaya sa darating pong May 15, ang ating susunod na physical gathering, i-mark mo na yan sa calendar mo. Make God your topmost priority. At syempre, araw ng kalayaan, June 12, ang kalayaan ng sa atin, ang binigay ng Panginoon. Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa pagkabihag sa kasalanan. We'll celebrate ang ating Independence Day, June 12, tsaka May 15. At this coming May 21, ayan, Sabado yun, May 21, hindi yung physical gathering, but we have our Family Day, Sports Fest. Kaya sama-sama tayong mag-enjoy, bonding together, fellowship with one another. Magpa-register kayo para updated kayo sa ating mga gawain. Ayan, thank you. Pusa na natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 2, verse 1. At habang binubuksan natin yan, binabati natin si Sister Hansel Blancas at Cyril Domingo. Thank you, Lord our God. Salamat sa Diyos, hindi tayo maghihinto, magpapatuloy tayo kahit na papagod, panibagong lakas ang ipinagkakalaw sa atin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hebrews chapter 2, verse 1. Sabay-sabay nating basahin ang salita ng Panginoon. Sabi sa verse 1, Hebrews chapter 2, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Aming Diyos na masalangit sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kami po ay nagpapasalamat. Sa gabing ito, kami ay pinagpapala mo ng oras na may makakarinig ng mensahe galing sa iyo. Panginoon, salamat po sa ginawa mo sa krus para sa amin. At ang huling mga salita mo, Lord, ay dapat naming tanggapin at maging buhay. Kaya Panginoon, ang aming panalangin ay ibuhos niyo po ang iyong banal na espiritu at puspusin kami lahat. Karunungan, kaalaman at pangunawa upang hindi lamang kami magiging tagapakinig sa buhay namin ang iyong salita. Maraming salamat sa pagpapala nito sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Purihin ang Diyos. Good evening po sa ating lahat. Welcome muli sa mga kapatid nating kakapasok pa lang. Welcome dito sa OPM Online Prayer Meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruban at gusto lang nating balikan, no, na pag-usapan namin. Balikan natin 'yon. Kasi napaka-importante po. Although para sa iba ay tapos na ang Holy Week, but hindi naman talaga natatapos ang mga pagpapala ng salita ng ating Panginoon sa ating buhay. And hindi lang siya dapat alalahanin ng isang buong linggo. Tapos babalik na tayo sa dati nating mga buhay, no? Every day I believe the word of God must be the final authority in our lives. The Word of God is the light into our path. Ito po dapat ang maging basihan sa lahat ng ating mga desisyon, standards, at principle ng ating buhay. Kaya, I would like to again remind everyone na alam nyo, kung meron tayong magiging buhay, kung tayo po ay may paniniwalaan na we will die for this, eh, dalangin ko, we'll die and we'll fight for this, something that will never fail. Something that will never end. Something that hindi tayo dadalhin sa kapahabakan. Mananatili magpawalang hanggan. Yan po yung salita ng ating Panginoon. That's why we're going back to the last 7 words of the Lord Jesus as part of remembering. Ano ba to ang pinaalala natin dito? Ano ba yung mga paalala ng Panginoon nung siya po ay nakapako sa krus? Sa panahon ng kanyang paghihirap? Sa panahon na siya ay bit-bit-bit-bit niya na ang mga kasalanan natin? Sa panahon na ito'y kanyang pinanalangin na huwag na sana at alisin ng Ama, pero hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Ama ang kanyang sinunod.
yung kanyang mga salita. Kung tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na magbigay tayo ng last words, ano kaya yung huling mga salita? Last sentence mo sa mga mahal mo sa buhay. Sige nga, paki-comment nga diyan mga kapatid. Pero syempre, sana hindi naman ang last, hindi yan ang last words mo. Pero give it a chance na makakapagsalita ka pa, no? Meron ka pang konting lakas inaral ni Lord at kukunin ka na niya. Ano kaya yung mga last words natin? Babasahin natin sa ating comment section. Ano kaya yung gusto mong sabihin sa iyong pamilya? Kasi alam mo, ang Panginoon, yung kanyang lakas talagang konting-konti na lang. Ang bigat po nung krus na kanyang binuhat, tumulo po ang kanyang dugo. So talagang yung kanyang nahihilo na ang Panginoon siguro sa mga panahon na ito. Mga latay, sakit, salo-salo na, hirap, pighati. What are your last words to your family or to your loved ones? Diba? Ano ba yung dapat mong sabihin? At ikaw bilang tao, ano kaya yun? Basahin natin sa ating comment section. Di ba? Salamat sa Panginoon. Siyempre, hindi mawawala dyan. Mahal na mahal ko kayo. Okay? Praise the Lord yan. I love you. Totoo naman yun, di ba? Siyempre, mag-iiwan ka na lang, di ba? Ng salita eh. Hindi na salita ng galit. Di ba? Salamat o thank you. Ayan, thank you Lord. Ah. Ano pa yan? Ano pa yung mga sasabihin natin? Kita na lang tayo sa paraiso. Ba, maganda yun. Dapat may tanong eh. Sigurado na ba kayo? Ako sigurado na ako. Punta na ako kay Lord. Kayo, kay Lord ba kayo pupunta? Okay? Nangaral ka pa, di ba? Sabi nung isang kapatid natin, manumbalik na kayo. Okay. Magmahalang kayo. Patawad. Okay. See you in the next life. Aba, thank you. It's about, ano, no? Sa buhay nila. Di ba? Sa buhay nung maiiwan mo eh. Yung mga huling salita mo, hindi patungkol sa sarili mo. Papapansin nyo, ito'y patungkol saan? Sa mga maiiwan. Kaya alam nyo, sa buhay natin, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon, hindi pa tungkol sa Kanya eh. Ang salita ng Panginoon, actually para sa atin to. Para sa ating ikabubuti. Ulitin ko, ang salita ng Panginoon, para sa atin. Sa atin, hindi sa kapitbahay mo, hindi dyan sa katabi mo, ito'y para sa iyo. Sa atin nangungusap ang Panginoon. At pag-usapan natin mga kapatid ang mga huling salita ng ating Lord. Na sabi ng Hebrews chapter 2 verse 1. Sabi dito dapat panghawakan nating mabuti. Alam mo minsan ang tingin natin sa Word of God bilang ng Panginoon ay isang gaya ng salamin. Kapag nakita mo yung sarili mong madumi, 'di ba? Aalisin mo yung dumi, aayusan mo yung sarili mo. Ganun 'yun eh, nakikita natin yung salita ng Diyos na babasa natin, naririnig natin at nakikita natin yung sarili nating madumi. So ang mga sumusunod sa salita ng Diyos ay ayan, we are back. Salamat sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng reconnection. Thank you Lord and we are back again. Salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin. Restart lang tayo, no? So tuloy lang tayo sa ating pinag-uusapan that the last words of the Lord Jesus Christ. Eh minsan ang tingin ng tao eh hindi salamin. Kumbaga kailangan maintindihan natin yung ang tingin ng mga nagbabasa, nakakapakinig ng mga preachings, ginagawa nilang ano eh binoculars yung salita ng Diyos. Sabi ng word, salamin siya, ikaw yung makita mo, hindi binocular na gagamitin mo para sa ibang tao. Actually, it is for us. Kailangan gamitin natin 'to para sa atin. Ito'y talagang para sa atin. At sa pagpapatuloy natin mga kapatid, ang unang mga sinabi ng Panginoon Hesukristo sa kanyang huling mga oras, sa kaunting panahon na siya ay narito, ay mababasa natin sa Luke chapter 23 verse 34. Ayan. Ang sabi ni Jesus. Alright, thank you Lord. We're back. Okay. Salamat sa Diyos. Thank you Lord. Sabi ni Jesus dito, Father, forgive them, for they know not what they do. Sa kanyang huling mga salita, ang unang sinasabi ng Panginoon nung siya ay nakapako sa krus. And imagine nga yung kanya situation, in pain,
alam mo yun, napakahirap ng kanyang nararanasan. Yung hapdi ng kanyang mga sugat, niyurakan yung kanyang pagkatao, hinubaran ng Panginoon. All of those things, yung mga disciple niya, tumakbo na, alam mo, tinalikuran na siya. Ano pa? Yung kanyang mga sugat sa kanyang mga kamay, sa kanyang paa. Grabe, ang sakit nun. Emotional, mental, alam mo yun, physical pain. Dala-dala lahat ni Jesus yun. Because of us. Because of our sin. And imagine the creator of, sabi ng Bible, everything was created through Him. Through Jesus, through the Word. Yun ang nagpahirap sa kanya. He was looking down doon sa mga kawal na nanakit sa kanya, na sumuntok at bumugbog sa kanya. Nakatingin siya doon. Imagine the mind of Christ. Ako gumawa sa iyo eh. Tapos hindi mo ba alam na ako yung nagbigay sa iyo ng hininga and then pinahirapan mo ako ng ganito. Yung mga tao na nagkalat ng fake news patungkol sa kanya. Yung mga tao na sabi nila, Hosanna, Hosanna. Isang linggo lang nakalipas, crucify Him. And the Lord Jesus Christ said His word. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. It's a word of forgiveness. Alam niyo, ito po ang kailangan talaga ng tao. Kailangan natin ng kapatawaran. Ito talaga yung kailangan natin. Ano ba mga pangangailangan mo? Kailangan ko, Lord, ng bahay, ng sasakyan, ng trabaho. Lord, kailangan ko pambayad ng bills. Kailangan ko ng mga bagay na ito. Alam mo, tandaan mo, kahit makuha mo yan, pero pag hindi mo nakuha yung kailangan mo talaga sa buhay mo, everything is in vain. It will be useless. Bakit? Ito ang salita ng Panginoon na una sa huling pito na niyang salita is because forgiveness is the first thing we need in life. Sa ating prayer, mga kapatid, examine your prayer life. Nagpe-pray ba tayo? Tayo ba yung humihingi pa ng kapatawaran? Alam mo yung taong feel sorry lang, pero yung tao talaga na handang magsisi sa kanyang mga kasalanan. Alam mo, ito yung gusto ng Panginoon, yung puso na humihingi ng kapatawaran. And the Lord Jesus is a good news. Kasi bakit? He is offering us forgiveness. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, tayo'y Kanyang patatawarin. Bakit tayo kailangan patawarin? It's the consequence of sin. Dahil makasalanan tayo eh. Yung kamatayan na dapat tayo ang nandoon, si Jesus yung pumalit. And imagine, pwede natin sabihin, Lord, dapat kami yan eh. Lord, dapat kaming makasalanan eh. Ako naman talaga yung nagkulang, nagsinungaling. Ako naman yung nanguha. Lord, ako yung chismosa, ako yung nandaya. Lord, ako yung hindi naman sumusunod. Dapat ako yung papa ako sa krus at pahirapan. Pero this is substitution. Ikaw, Lord, ang nahirapan para sa akin. And God is offering forgiveness, for they do not know what they do. In Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sabihin mo, lahat makasalanan. Including me. Lahat tayo makasalanan. Walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Lord may standard. Perfection. Pero hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkulang. Lahat tayo nagkasala. Tingin ka rito. Ibig sabihin ito, kapag lahat ng tao makasalanan, kahit gaano kapakabuti, kahit marami kang natulungan, kahit ibigay mo pa yung kayamanan mo, makasalanan ka pa din. And you need forgiveness. Kailangan mong kapatawaran. Kaya alam nyo ba, kapag nag-share tayo sa mga tao, ini-invite natin sila, minsan na-intimidate tayo. Pastor, yung sinasharean ko, ano, matalino masyado, nag-aaral sa maganda eskwelahan, ang dami natapos. Ang daming mga kadugtong na apelido, PhD, MD, ang dami. Kapatid, makasalanan yan, kailangan niya rin ng pagpapatawad. The message that we have is a need for all human na nabubuhay ngayon. Lahat ng tao, for the whole world, ito yung message na mayroong forgiveness. Kaya alam nyo, kahit gano'ng ka ganda ang estado niya sa buhay, ano man yung kanyang narating, ano man yung kanyang talino at kaalaman, kapatid, makasalanan pa rin yan. Kailangan niya ng pagpapatawad. Kailangan niya ng Diyos sa kanyang buhay.
And maybe there are people na alam mo yun, kala natin na, hindi, parang okay na buhay niya, hindi niya yata kailangan si Lord. Everyone needs God's forgiveness. Kaya alam mo, hindi ka dapat matakot mag-share. Hindi ka dapat mahiya na mag-share about Jesus Christ. Kahit ba sinong presidente pa yan, makasalanan yan. Sino bang makapangyarihan yan, makasalanan. Everyone needs forgiveness. At ito ang ating Panginoon, nag-aalay siya ng pagpapatawad kasi ito yung kailangan natin. Kung meron ka ipapanalangin sa Panginoon, ito ay panalangin mo, Lord, patawarin niyo po ako. Everyone needs forgiveness because everyone sinned. At sabi rito, ang sabi sa Romans 6:23, sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. All of us, yung mga tao, mamamatay. E nagsimula po yung kamatayan, simula ng pinapasok ng isang tao, walang iba kundi si Adan, ang kasalanan. At lahat ng galing kay Adan, ikaw yon, ako yon, hindi ka galing sa unggoy, hindi ka product ng alien, bumaba dito, may nag-drop na mga tao dito sa lupa, no? Lahat tayo galing kay Adan, tayong lahat ay may minana na kasalanan. And every one of us, we need forgiveness. Kaya ito yung message ni Lord sa atin. Kaya kahit gaano katagumpay yung buhay natin, hindi mo dapat makalimutan ng Panginoon. Kahit gaano man tayo ka-successful or victorious dun sa karir natin, tumaangat yung ating buhay, we need forgiveness. And your friends need forgiveness. Your boss needs forgiveness. You need forgiveness. Lahat tayo. Kay bahagi natin. Na kapag walang kapatawaran ng kasalanan, kapatid, yung mga tao na hindi napatawad sa kanilang kasalanan sapagkat hindi sila lumapit sa Panginoon, hindi nila matatanggap yon. Buhay, sabi rito, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. And as Jesus Christ offers forgiveness, sabi niya rito, meron siyang kapalit na ibibigay sa iyo. Buhay na walang hanggan. Not the life in this world, eternal life in heaven. Alam mo, yung buhay natin, mga kapatid, hindi natin masasabi kung hanggang kailan. Hindi natin masasabi kung last word mo na yan, last preaching mo na to. Hindi natin masasabi. Pero, ang sinasabi ng salita ng Diyos, pagkatapos ng buhay dito, hindi ka patapos. Mali yung paniniwala of annihilation. Na pagka nawala ka na, magpe-phase out ka na, wala ka lang, magbabanish ka lang dito sa universe, wala ka lang bigla. No. You will still live. You are alive. Yung spirit mo, buhay ka. Yung soul mo, nandun. Alam niya lahat na nangyari. Kung na-aksidente ka, namatay ka sa katandaan, sa sakit, buhay yun, alam mo yun. And you will live if you have received this forgiveness. Kaya alam nyo mga kapatid, habang may pagkakataon pa, the primary need of mankind, ito yung unang-unang kailangan natin kapatid, pagpapatawad. Hindi mansion kailangan mo, hindi condominium, hindi sasakyan, hindi pera. Kahit makuha mo lahat ng yan, pero pag hindi mo natanggap ang pagpapatawad, everything will be useless. And kung tayo po ay nakatanggap na ng pagpapatawad ng Panginoon, sa mga pinatawad ng Diyos, mag-type na dyan, comment dyan, amen. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at mawain. Di ba ikaw nakapatanggap ka ng pagpapatawad? Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nabubuhay ka pa ba sa galit? Alam mo yun, meron pa ba tayo hindi mapatawad dahil sa mga nagawa nila sa atin nung nakaraan? Tayo ba'y nabubuhay pa for how many years na kinikimkim mo pa yung galit na yun, yung puot na yun? Well, kung ikaw nga ay tunay na tumanggap ng pagpapatawad ng Panginoon, sa dami ng ginawa nating kasalanan, God expects us to forgive. God expects us to forgive. Balik tayo kay Jesus. Kung tutuusin, wala namang ginawang masama si Lord eh. E minsan nasasabi, wala akong ginawang masama sa kanya, ako pa yung sinaktan niya. Pero Jesus chose to forgive.
Alam mo yun, siya pa yung nagpatawad. He is willing. Siya yung naunan nagsabi, Ama, patawarin mo sila. Yung kanyang salita para sa atin, na kung tayo'y nakatanggap ng kapatawaran ng Panginoon, magpatawad din tayo sa ibang tao. And alam niyo, sa sarili mo, hindi mo talaga kaya yan. You cannot give what you do not have. Kaya alam niyo, kailangan ma-receive mo muna to. Kapag hindi mo naintindihan yung forgiveness ng Diyos sa iyo, mahirap magpatawad. Alam mo yun, talagang ika-cancel mo yung tao. Talagang magagalit ka sa tao. Ayaw mo siyang makita. Wala siyang pag-asang magbago sa iyo. Wala siyang pag-asa na makapunta sa langit sa iyo kasi you never experience God's forgiveness. Pero pag naintindihan mo kung gaano tayo nagkulang sa Diyos, hindi tayo naging tapat, nagsinungaling tayo, nagrebelde tayo, tinalikuran natin ng Panginoon, yet God has forgiven us as we come to Him through Jesus Christ. Kapatid, pinatawad tayo ng Lord. Alam mo yun, hindi na nga tayo, alam mo yun, nakaabot sa kanyang kaluwalhatian, but God offers forgiveness to us. And you pray to the Lord na mai-release mo yung forgiveness. Kasi hindi kalooban ng Diyos na mabuhay ka sa galit. It's not the will of God for you to live with hate and unforgiving spirit. Ang espiritu na binigay sa atin ng Panginoon, it is a life-giving spirit. It's a life-giving spirit. Kaya choose to forgive as Christ has forgiven us. Luke chapter 23 verse 39. Nakapako si Jesus sa krus. Kasama niya yung dalawa, magdanakaw. Sabi niya, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Etong mga tao na ito, guilty talaga to. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Wow. Alam mo yon, yung verdict doon sa dalawang kasama niya, talaga lang na dapat sila ipako. They committed a crime. Talaga masama yung kanilang gawa. Pero ang sabi nito, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Isang beses pa basahin ko. Because this speaks a lot in our lives. Na sinasabi din natin to sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Hindi ba ikaw ang Mesaya? Di ba tagapagligtas ka? Iligtas mo yung sarili, pati na rin kami. Maybe a lot of us were guilty of this. Di ba Lord, Diyos ka, makapangyarihan ka, pagalingin mo tong tatay ko. Wow. Lord, di ba, ano ka, powerful ka? Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. Lord, bigyan mo naman sa amin to. Bakit di mo gawin to? And not seeing ourselves as a sinner. Sino tayo na makasalanan para mag-demand sa Panginoong Hesukristo? Sino tayo para mag-utos sa Diyos? Tayo nilikha lamang at siyang lumikha sa atin. And maybe we need to examine our prayer life. The words that we say to the Lord, Lord, gawin mo to, gawin mo yan. Tinuya siya ng isa. Maaring tinutuya natin ng Panginoon. We ridicule God, we mock God, we command kung ano yung gustong gawin natin, gagawin dapat ng Diyos. We fit God into our own agenda. And then kapag hindi nangyari yun, magagalit ka sa Diyos. Alam mo, kapag nagpe-pray ka, hindi sinagot ng Panginoon, nagtatampo ka, hindi ka a-attend, well, maaring makita natin yung sarili natin dito. In verse 40, pinagsabihan siya nung kabila. Pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lang, sabi nitong kasama niya, na tayo'y parusahan nang ganito dahil sa ating magawa, na mga ginawa. This, itong kasama niya sa, ano, no, sa krus, katabi niya, tinanggap niya yung kanyang ano, kaparusahan. Naintindihan niya na makasalanan siya at dapat lang itong tanggapin nila. Pero sabi niya, ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. In verse 42, maybe in his life, no, nabalita, nasaksihan niya, nakita niya talaga ang buhay ni Jesus. At sinabi pa nito, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka. Tanong sabi ng Panginoon, his second word. Sabi niya, Jesus answered him, truly I tell you,
today you will be with me in paradise. Isasama kita sa paraiso. Yung first word niya, it is for everyone. God offers forgiveness to everyone. Ikaw, ako, mahirap, mayaman, makapangyarihan, empleyado, boss, all of us, God offers forgiveness. Yun yung His una niyang word. Ang pangalawang word niya, para sa mga lumalapit sa Kanya ng may pusong mapagkumbaba. Para sa mga tumatanggap na sila nga'y makasalanan. Anong sabi niya? Isasama kita sa paraiso. Alam mo, this is a wonderful promise. Sabi niya, today, ngayon din. Alam mo, pag sinabi ni Jesus, gagawin niya yun, hindi nagsasisi ng aling ang Panginoon. In His life, nung sinabi niya, hindi ka na mamumunga, ikaw na puno ka, hindi na nga namunga. Nung sinabi niya, akin na yan, kakain niya mga 5,000 na men na yan, pinakain niya nga. Nung sinabi ni Jesus, mauna na kayo, sa kabilang dako, susunod ako, sumunod nga siya, kahit naglakad siya sa tubig, ang maganda, sumunod siya. And this verse, it tells us the true meaning of repentance. Tunay na pagsisisi. Alam mo, yung paraiso, para yun sa mga taong may tunay na pagsisisi. Alam mo, nagsisimula yan in understanding the need of forgiveness. Kasi may pagkakataon, may mga tao na, bakit naman ako lalapit? Eh, mabuti naman akong tao. They never see themselves as a sinner. Nakikita mo ba yung sarili mong makasalanan? Kasi kapag hindi na natin nakikita yung sarili natin makasalanan, doon na papasok na hindi mo na kailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Pag hindi mo na nakikita yung sarili mo na nagkukulang ka, eh hindi mo na makikita at hahanapin ng Diyos na magpupuno sa mga pagkukulang mo. You will be self-dependent and not God-dependent. Hindi mo na kailangan ng tagapagligtas. Pero ito, sabi niya, Lord, makasalanan talaga kami. Para lang, tama lang sa amin to. And alam niyo, sabi sa 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ang kanyang second word, there's a paradise waiting for you. Alam niyo yung buhay natin dito, talagang hindi talaga permanente. May gera sa Russia, sabi ng balita, nag-start na ang Third World War III. Pero alam niyo, natatakot ka ba? Natatakot tayo para sa mga pamilya natin. Natatakot tayo para sa mga hindi pa maliligtas. Eh kasi tayo sigurado na sa paraiso eh. Paano naman yung pamilya mo? Alam mo yun, iiwanan mo lahat eh. Mawawasak ang lahat ng bagay dito. Isang nuclear lang, wasak na yan eh. Ay, hindi natin alam ang mga susunod na mga pangyayari. So kapag ang pag-asa natin, ang puso, ang isipan mo, nakatuon lang sa mga bagay sa mundong ito, sabi nga ni Pablo, tayo yung pinakakawawa. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay sa buhay lang dito sa lupa, pinakakawawa tayo. Bakit nawawala ang lahat? Mawawala ang lahat. Tutupukin ng apoy ang lahat. At kapag tinupok na ng apoy ang iyong pag-asa, wala na rin. At ayaw mo nang mabuhay. Pero salamat sa Panginoon kasi ang pag-asa natin ay nasa muling pagkabuhay ni Kristo. Na kung siya'y namatay, pagkatapos ng kanyang paghihirap, siya'y muling binuhay. At lahat ng nananampalataya sa kanya ay bubuhayin din muli. Namatay din yung katabi niyang magnanakaw eh. Pero nabuhay uli, isinama ng Panginoon sa paraiso. Alam niyo kapatid, ito yung pag-asa natin. Lalo na sa mga nawala ng mahal sa buhay. Kaya alam niyo kung meron tayo ibibigay sa mga mahal natin sa buhay, ito yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ipakilala natin si Jesus ang tunay at nag-iisang daan papunta sa langit. May mga tao kasi takot sa kamatayan kasi hindi nila alam yung mangyayari sa susunod. They never know, hindi nila alam. They do not know kung ano yung pagkatapos ng kamatayan. But for those who believe in the Lord, for those who know the truth of God's word, sabi ni Jesus, pagkatapos mo rito, pagkatapos mo, buhay mo rito, mayroong paraiso na naghihintay sa'yo. Mayroong buhay na walang hanggan.
And Jesus claims that He is the only way, the truth, and the life. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus yan. Hindi ka makakarating sa langit kapag wala si Jesus sa buhay mo. Hindi ka kayang dalhin sa langit ng religion mo, ng organisasyon mo, ng church mo. Si Jesus lang makapagliligtas sa'yo. Kahit naniniwala ka o hindi, hindi ka nun kayang dalhin. Isa lang ang daan papunta sa langit. It is through Jesus Christ. And Jesus telling us that na merong paraiso, aba, napakaganda nun. Lalo na sa mga tao na nakakaranas ng paghihirap dito sa lupa. Kaya alam mo, dito natin ilalagak yung pag-asa natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Doon natin itutuon yung ating mga puso't isipan sa mga bagay na hindi nakikita. Yung langit, hindi pa natin nakikita. Kasi yun ay mananatili magpawalang hanggan. Ang mga bagay na nakikita, nawawala. Temporal. Pero mga bagay na hindi nakikita, mananatili magpawalang hanggan. Kaya alam nyo, sabi ni Pablo, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Sapagkat alam namin ang kapighati ang pinagdadaanan, ang mga paghihirap na pinagraranasan namin dito ay hindi maihahambing sa kagalakang naghihintay sa amin. There is heaven. There is a place called heaven para sa mga mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya alam mo, yung Holy Week, hindi lang dapat one week to. Dapat our whole life. Let's make Jesus Christ the King, the Savior of our life. Amen? Kapatid, isang tanong sa atin. Sigurado ka na ba sa paraiso? Sigurado ka na ba na sa langit ka pupunta? Ikaw ba'y takot sa kamatayan? Ang mabuting balita. Napakagandang balita. At ito lang ang balita ng Kristyanismo. Na kahit tayo humarap sa kamatayan, tayo'y muling bubuhay. At yung mga nabubuhay, yung rapture, hindi na makaka-experience pa ng kamatayan. Sa langit, wala nang iyak. Sa paraiso ng Diyos, wala nang luha. Sa langit, wala nang sakit, wala nang kamatayan. Mabubuhay tayo magpawalang. Doon ka ba nakatingin ngayon? Sigurado ka na ba na doon ka pupunta? And sabi ni Jesus, He is offering forgiveness. Will you come to Him? Will you acknowledge the need of a Savior? Kailangan mo ng tagapagligtas. At isa lang ang makapagliligtas sa'yo. Isa lang. Isang pangalan lang. Sa silong ng langit, ibinigay. Ang tao'y maliligtas. Pangalan ni Jesus Christ na ating Panginoon. Kaya samahan mo kapag hindi ka pa sigurado sa buhay mo sa langit, ang pag-asa mo nandito sa lupa, wow, mawawala lahat. Pag-asa mo kay Lord sa langit. Kasi yun ay mananatili magpawalang hanggan. Samahan mo ako sa panalangin galing sa puso mo. Bigkasin mo tong prayer na ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, Lord, patawad po. Makasalanan ako. Marami akong pagkukulang. Kinalimutan kita, nagrebelde ako sa iyo. Lord, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Patawarin niyo po ako. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad. Tinatanggap ko ang banal na espiritu. Buhay na walang hanggan. Paraiso sa langit kasama ka. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Sumabay ka sa ating prayer. Magandang balita. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Pinatawad ka na ng Diyos sa mga kasalanan mo. Ngayon, nasa atin na yung Holy Spirit. Ibinigay niya sa atin yung banal na Espiritu para mabuhay tayo ng may kabanalan. Ngayon, wala pa kasi tayo sa langit, pero doon tayo pupunta. Habang nandito tayo, ang gusto ng Panginoon, magliwanag ka.
Ang gusto ng Panginoon, ibahagi mo yung mabuting balita na merong Diyos na nagpapatawad, na merong Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung tayo lalapit sa Kanya, tatanggapin siya sa ating buhay, bibigyan niya sa atin ang kaligtasan. Amen? Gusto mo ba na ikaw lang pupunta sa langit? Kaya alam nyo, okay lang mapahiya, okay lang i-reject, ang importante, ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Share the video, like, i-like mo ito, then share the Jesus. Umatin ka ng mga gawain natin para matutunan mo paano ba dapat ang gagawin ko sa buhay kung ngayong meron na akong eternal life in heaven. In-encourage siya namin for this whole year, 2022, as we declare divine reversal. God, we are serving a God who turned around things for His people. Binabago niya ang sitwasyon natin, ang buhay natin, mas maganda mararanasan. Challenge kita, gawin mo to. Araw-araw, lagi kang matin. Makinig ka, at siyempre, salamat sa Diyos, sundin mo, gawin mo at isabuhay mo ang Kanyang salita. Amen! In 5 minutes, tapos na tayo. Salamat sa Panginoon. Let's pray for our brothers and sisters, our family na hindi pa naliligtas sa pagbabalik ni Lord, na maiiwan, na hindi pa handa sa kamatayan. Panalangin natin sila na makatanggap ng kaligtasan galing sa Diyos. Aming Ama sa langit, salamat po sa pagkakataong ito, kami ay pinatawad. Ginawa mo na kami bago, Lord. Bagong simula ay pinagkakaloob mo sa amin. Hindi na namin aalalahanin pa ang mga nangyari ng nakaraan sapagkat hindi mo na nga inaalala yung mga kasalanan namin. Bagong simula na binibigay mo sa amin. At Lord, kung paano ka pong nagpapatawad, may mga tao ngayon na hindi pa rin makapagpatawad, nabubuhay sa galit. Lord God, I pray for the release of your love that is overflowing, Lord, matanggap ng mga tao ito. And Lord, they will receive your forgiveness. They will learn to forgive. Salamat, Panginoon. Dinadalangin din namin ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa iyo. Ang dami mga dahilan, excuses, reasons kung bakit ayaw dumalo ng gawain. Panginoon, kilala mo sila. Alam mo yung mga dahilan namin. Kaya, Panginoon, patawarin niyo po kaming lahat sa aming pagkukulang. Magdalayan ko, kung tunay kaming nagsisi, magkaroon kami ng pagbabago na ang buhay namin sa iyo at ipagkatiwala namin sa iyo. Na hindi kami matakot sa mundong ito. Hindi kami matakot sa mga bagay na sa mundong ito, kundi Lord, magtiwala kami. Salamat po, Panginoon, at ang kaligtasan na aming pamilya ay tinataas namin sa iyo. Buksan mo ang kanilang mga puso, Lord, kung matigas man, basagin upang maitanim ang salita. Tumubo, lumago, magkabunga patungo sa pagbabago. Iligtas niyo po yung mga mahal namin sa buhay, kaibigan, kapamilya. Lord, mga kasama namin sa bahay, hindi paligtas, Lord. Nabubuhay pa rin sa kasalanan, sa kadiliman, Lord, iligtas niyo po. Lalo na yung mga tao tumalikod sa iyo, Panginoon, na ipinagpalit ka sa mga bagay sa mundong ito. Nanlamig sa pananampalataya dahil distracted sa mga material na bagay, Panginoon. Panginoon, manumbalik sila. Dalangin namin ang iyong mapagpalang kamay ay magbalik sa kanila. Mag-alab muli, O Diyos. At sila ay makakarating muli. Makakabalik muli sa iyong gawain, sa iyong presensya. Lord, dinadalangin namin ang mga kapatid namin may karamdaman, ikaw po magpagaling. Emotional, mental, physical, Lord God, tinataas namin ang kagalingan sa iyo. Inaalis namin lahat ng sakit, inuutusan ng mga sakit mula ulong, gantalampakan, cancer, bukol, lupus, tumor, mga problema sa puso, Lord God, mga sanggol, in the name of Jesus, layas ang mga sakit. Nililinis ka ng Panginoon at pinagagaling ka ng kakaroon ng mabilis na recovery ang iyong katawan, pinagpapala ka ng kanyang kagalingan at kalakasan, nanunumbalik ang magandang kalusugan. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo kagalingan. Receive healing. Lord, we're receiving provision, protection, and the salvation of our family, Lord. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Buhay. Good evening pong muli sa ating mga kapatid. Maraming salamat sa pag-join nyo sa ating prayer. Sumabay ka ba sa ating prayer? Congratulations! Answered prayer na yan. Patuloy lang tayo ng hiling sa Panginoon. Patuloy tayo magtiwala. Siyempre, maghihintay.
At salamat sa Diyos sa mga nag-share ng ating live video. Salamat sa mga nag-share ng link, ng tag. Salamat sa buhay niyo being a digital evangelist. Ganun din sa mga first time. Salamat sa buhay niyo. Thank you din sa ating mga faithful Kingdom partners sa inyong continuous support sa ating ministry. Kaya kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, kung kayo ay tinatch ni Lord sa mensahe na ito, kung kayo ay nagbe-bless sa ministry, kung kayo patuloy na sumasagot ang Diyos sa inyong panalangin, kapatid, huwag nating kalimutan. Manumbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay. Sa ating comment section na ating GCash number, mabilis lang po magbigay sa Panginoon. I-send mo lang, type mo dyan yung number, yung love offering, lagay mo doon, love offering for the Lord. And then, salamat at tatanggapin mo ang masaganang pagpapala galing sa Diyos na buhay na. Kanina, sumabay ka ba sa prayer? Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo as the Lord and Savior of your life? Alam mo yung sinabi niya sa magnanakaw, no, na inamin niya yung kanyang kasalanan, pagkukulang, kailangan niya ng tagapagligtas. Kapatid, iniligtas ka na rin ng Panginoon. Isasama kanya sa paradis. Maghintay tayo, manatili tayong tapat hanggang wakas. Sabay-sabay tayo, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name, amen. Messiah. Sino ba yung Messiah? Sino ba yung Kristo? Yung kapangyarihan sa atin? Si Jesus Christ. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join nyo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. O si Pastor Roban, bukas, abangan natin, Brother John Lo. Pagdating ng Webes Brother Huge and Friday Brother Jonas, papatuloy ng 7 last words ng ating Panginoon Jesus Cristo. Patuloy tayo na manalangin para sa bawat. Have a great night. God bless. Bye-bye.